Hello mga kaihip! So, welcome again to my channel. Welcome to my vlog. And ngayon, papakita ko sa inyo yung mga bago kong accessories sa saxophone. So, sa channel na to, hindi ko lang kayo tuturuan tumugtog ng saxophone. No, titingnan din natin yung mga bagong gadget, no? Yung mga bagong budol sa saxophone. Alam mo, sa saxophone, kada year, no? May mga bagong innovation, may mga bagong ini-introduce na mga product na para mapapadali din yung ating pag-aaral, yung ating pag-gig. So, ito yung mga ginagamit ko na accessories. So, ito na nga isa, galing dun sa isang estudyante ko na from US, si Orestes. Thank you, Orestes, sa pag-sponsor at pagpapadala sa akin ito. Ang tawag dito ay key libs. I-demonstrate ko sa inyo kung ano yan. And before that, so ano pa ba yung mga ano? Ito, isa lang to, meron din tayong ito yung deflector. I think na napakita ko na sa isang vlog ko. Ito yung deflector na nilalagay sa bell. So, ang purpose nito, ayan o. I guess, nakita nyo sa mga ibang video ko na may, sa mga performance ko, meron akong ganito. No? Ayan. So, ito ay nilalagay para i-deflect yung sound habang tumutugtog ka. So, kahit malayo ka sa mga monitor speakers, dinig na dinig mo pa rin yung ano mo, yung sounds mo. Yan, sa deflector. So, isa yan. So, ito namang key libs. Okay. Marami sa inyo siguro ang yung mga, especially doon sa mga lagi tumutugtog. So, yung mga dumidikit ang E-flat. Ako lagi to, no? Lagi doon sa akin. Dumidikit lagi yan. And also yung C-sharp. So, ang gagawin itong key libs is bago mo itago yung saxophone mo, i-maintain niya na naka-open. So, isisingit mo siya dyan sa para yan, no? Hindi siya matuyuan. Yun, so naka-open na siya. And then, itong kabila, ilalagay mo yan dito sa D-sharp mo, doon sa E-flat. Ayun, so ganun din, para yan, okay? So, yan. Ganyan ang position niya, no? Sa E-flat at saka doon sa C-sharp. So, bago mo itago, no? Lagyan mo dyan. Para kinabukasan, matutuyo yung laway. Hindi siya didikit. So, yan. Okay, so isa pa. So, ano pa yung mga ito. Nakita ko na, alam ko pinakita ko na rin sa inyo to. Ito yung aking saxophone mic. O, tagal na nito. Yan. Ito, very useful pa rin. Lagi kong gamit to. Hindi na ako gumagamit ng regular mic. Laging itong NUX. Pero meron pa akong isa, yung Kimi Fun. Pinadala din sa akin yung mic na yun. Kaso hindi ko masyado nagagamit. Ito yung madalas kong magamit. No? And also, yung mga, ito yung bago kong budol, yung bago kong gamit. Kasi ang nangyari is, nagkakaproblem na yung aking Helicon. Dati meron akong TC Helicon for Form B. Nagkakaproblem na siya. So, might as well pag-retiring ko na yung aking Helicon. So, ito yung nabili ko. Zoom V3. So, ganito itsura niya. Na-testing ko isang beses. And, well, solved naman ako. Satisfied naman ako sa performance niya. Ayan. So, pwede din daw. And, ayun, hindi ko pa natatry. Hindi kasi gumagana doon sa Mac ko eh. Pwede din daw itong audio interface. So, pwede ka mag-record. No, papunta sa computer mo. Kasi meron siyang USB going to your computer. So, pwede mo siyang gawing audio interface. So, napakadali lang. May mga level. Reverb, echo, compression, enhance, tapos marami siyang effects dito. Ayan, so yun ang nagustuhan ko sa kanya. And then, dito mo ma-adjust yung kung gaano kalakas yung reverb mo, gaano karaming effects, yan, dito. Yeah, ooh, yeah. So, and also, nagustuhan ko rin sa kanya is, pwede siyang battery, pwede siyang adapter, and also, pwede din siya sa mga, yung alam mo yung mga charger ng cellphone, gumagana siya. Yeah. So, may tatlong ways to power up this device. So, ito, Zoom. Yan, check nyo to. Mas mura siya kaysa doon sa TC Helicon. Ayan! So, ano pa ba yung pwede ko mapakita sa inyo? Ay, ito, meron pa.
Okay, ito naman ay sa mga sticky pads during performance. So, ako lagi ko na-experience yun na pag tumutugtog ako, bigla na lang dumidikit yung aking mga ito. Yan, yung mga B-flat. No, kumisang nagkakabubble. So, ba't parang sintonado yung sax ko? Parang bigla nagka-aberya. Parang ganun. Yun pala, sa sobrang dami ng laway, is nagpo-form yung bubbles. Pag angat mo ng key, parang nagkakaroon ng bubbles. So, ito yung solusyon. So, galing dito kay Rest Testing estudyante ko from US. Binigyan niya ako nito. Ito lang ito, ha? Basta naka-ano pa siya, nanganda pa yung case, pero ito lang yun. Ang tawag dito ay Spit Sponge. So, same brand, same ano din pala ito. Same maker lang din. So, ang purpose nito is para ma-absorb niya yung mga moist, yung mga laway na pumupunta dito sa mga keys na yan. Dito madalas nag-form ng bubble, saka dito sa mga palm key. Yan. So, kuminsan, di ba? Kuminsan, pag matagal lang tumutugtog, hindi lumalabas yung mga high notes, ito, yung mga to, dumidikit. So, ito yung solution. So, slide mo lang yan dun, and ma-absorb nyo yung mga laway at saka kung ano man yung mga moisture na nagpapang-sticky sa kanya. Alright, ano pa ba? Ito, meron pa ako isa. Ayan, so kung hindi nyo pa nalalaman, alam ko, napakita ko na ito dati. This is powder paper. No? So, powder paper, ano yan? So, from the word itself, merong powder yan. Ayan, may powder. Napaka-fine na powder. So, isingit nyo lang yan sa mga keys. Yamaha to no? No, pag nasingit nyo na yan, para ding maalis yung mga stickiness. Yan. Okay, so ginagamit ko rin yan. Paminsan-minsan. Alright, thank you so much for watching. So, ayun, sana marami kayong natutunan na naman sa channel ko about saxophone playing, accessories, and kung ano-ano pa. So, please, subscribe to my channel. If hindi pa kayo nakaka-subscribe, please like, share. Alright, see you on my next video.